Talakayang Science and Technology. Programang magbibigay ng kaalaman sa lahat ng Bangsamoro tungkol sa mga development may kaugnayan sa science and technology, iba't ibang innovation at economic development. Talakayang Science and Technology, inihahatid ng Ministry of Science and Technology, VARM, na pinamumunuan ni Member of the Parliament, Engineer Ida Silungan. Talakayang Science and Technology, mapapakinggan sa 92.1 Voice FM Cotabato tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng bawat buwan mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama sina Al-Mansur Muhammad at Aliyah Abdul. Talakayang Science and Technology. Talakayang Science and Technology. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mapya mapita Bangsamoro, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, and also to our FB Live viewers na nag-aabang sa aming topic ngayon, which is the BASE Program 2021. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Al-Mansur Muhammad. At ako po si Aliyah Abdul, inyong mga host ngayong umaga. Okay, it's 9 a.m. in the morning, partner, May 24, 2021, and medyo mainit ang panahon. Oo nga. Alhamdulillah, yun naman, manageable naman. Like, ano pa bang bago sa Pilipinas? Lagi namang mainit dito. Yes, kasi nga, yun na nga. Yes, partner. Welcome po sa programang radyo ng Ministry of Science and Technology, ang talakayang SNT. O talakayang Science and Technology, ang programa pong ito ay magbibigay ng mga balita at impormasyon mula sa mga programa, proyekto, serbisyo at activities ng aming ahensya. Okay, so last week, partner, ay ating nakapanayam at ang ating naging guest speaker ang Science and Technology Services Head ng MOST, walang iba kundi si Ma'am Munawara Abdulbadid. Kung nanonood ka ngayon, Ma'am, good morning po, assalamu alaikum. At hi, Ma'am. Kanyang ipinakilala last week yung mga programa at serbisyong meron sa SPS. Yes. Diniscuss niya sa atin kung ano-ano nga ba yung programang meron dito, which is yung mess up or and yung micro small medium enterprises upgrading program at ang STLAP o ang Science and Technology Livelihood Assistance program. So talagang na-explain niya sa atin kung ano nga ba itong mga programang ito at paano mag paano makakapag-avail ang ating mga negosyante, mga magsisimula pa lang at ang mga existing. Tama yan, okay, partner. Well, anyway, thank you, partner. At bilang panglimang kabanata or fifth episode ng ating programang Talakayang SNT, atin pong sasagutin ang mga katanungan tungkol sa Bangsamoro Assistance for Science Education ng Ministry of Science and Technology. Mga katanungan po ito mula sa ating FB page. Yes. Pwede rin sa text, email na ministry, email sa Ministry of Science and Technology. And ano pa ba, partner? Oh, kasi yung sa ating FB page, MOST FB page, ang daming dumarating na messages araw-araw. I think siguro umabot ang mga 70 questions a day. Ang daming nag-inquire dito sa BASE program, ay talagang matunog itong program na famous na famous. Yes. Syempre naman, may intimidahan natin. So, mamaya-maya, partner, ay ating sasagutin yan yung mga katanungan ng mga aplikante. After this short break. Thank yes. you. Talakayang Science and Technology. Programang magbibigay ng kaalaman sa lahat ng Bangsamoro tungkol sa mga development may kaugnayan sa science and technology, iba't ibang innovation at economic development. Talakayang Science and Technology, inihahatid ng Ministry of Science and Technology, VARM, na pinamumunuan ni Member of the Parliament, Engineer Ida Silungan. Talakayang Science and Technology, mapapakinggan sa 92.1 Voice FM Cotabato tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng bawat buwan mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama sina Al-Mansur Muhammad at Aliyah Abdul. Talakayang Science and Technology. Technology.
At muli po tayong nagbabalik sa ating programang Talakayang SNT. Before anything else, let us greet first or binabati po muna namin ang aming butihing Minister Engineer Ida M. Silongan. Kung nanonood ko po ngayon, ma'am, magandang umaga po sa iyo. Assalamu alaikum. And also to our Deputy Minister, Sir Said Sheikh, na nasa Marawi ngayon. Good morning po, sir. At binabati po rin namin ang aming Bangsamoro Director General, Sir Suharto A. Abbas, Chief of Staff, Ma'am Badria Lidasan, ang aming Chief of Admin and Finance, Attorney Aladdin Tamama, and our Chief of Technical Management Division, Sir Nasruddin Buisan. And sa lahat po ha ng mga nanonood, nag-aabang sa aming programang or talakayang SNT at inaabangan itong base program 2021 Q&A portion. magandang umaga po sa inyong lahat. At mamaya-maya po ay sasagutin natin yung mga katanungan ninyo mula sa FB page. At may nalikom po kaming 70 questions. Ganun kadami! Oo, ang daming question. And mamaya i-recognize po namin kung sino-sino yung mga nag-inquire. Okay, so... Okay, bago po natin simulan ang pagtalakay ng Science and Technology Services, the Science Education Services ng MOST, atin po munang paunlakan ang ating guest speaker para sa episode na to. Walang iba kundi ang Assistant Focal Person for Science Education Scholarships, Grants, and Awards ng Ministry of Science and Technology, BARM, Sir Andy Hussein. Assalamu alaikum at magandang umaga po, sir. Welcome sa ating panglimang episode ng Talakayang SNT. Alaikum assalam, ma'am. As our guest speaker today, sir, how are you po? Ano po ang mga pakiramdam na ikaw naman po ang aming kakapanayamin sa umagang ito sa ikalimang episode ng Talakayang SNT? Medyo kinakabahan ako, first time ko. Actually, second time umapunta ng station natin. Pero nung first time, magpa-picture lang kami. Hindi kaya nito. Parang isasalang yata ako ngayon dito. Sir, meron kayong gustong batiin? Okay. Simula. Yes. Baka ang inyong asawa o mga asawa. Una. Mga asawa daw. Teka lang. Ganyan natin formal. Sa lahat to, salamu ala Rasulillah, wala alihi, wa ashabi, ajmain, wabad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In behalf of our team sa SciEd, Ma'am Rukaya Idris. Hi, Ma'am Rox. Si Sir Mo, Muhammad Saudi Silungan. Mo, pare. Si Sir Kim Abdullah. At saka yung hindi pa bago nabanggit na kasama namin, parang tatlo na yata. Ay, encoder namin na bago. Oo, oh, encoder namin na bago. Good morning po sa ating lahat, sa mga nanonood at sa mga nakikinig. Okay, alhamdulillah at ikinagagalak po namin makasama kayo sa ating programa para sa Bangsamoro, Sir Andy. So para naman po sa ating mga tagapakinig, kung meron po kayong mga questions regarding dito sa base program 2021, paki-comment po sa aming FB live at amin pong sasagutin yan maya-maya po. Okay, so Sa loob po ng isang oras ay ating pag-uusapan ang base program for the 2021 ng MOST. So sir, magsisimula na po tayo sa ating talakayang SNT. Bago po ang lahat, maaari niyo po bang ipakilala itong base program 2021 ng MOST? Yes. Kaya nga po ng lagi ninyong binabanggit patungkol sa base program. Ito po ay bilang suporta ng MOST sa mandato nito about sa providing direction sa science and technology. Ano? So, kinakailangan natin makabuo ng mga scientists. Kaya na-create po itong Bangsamoro Assistance for Science Education Program. Ano? And then, ito nga po, nagkaroon po tayo ng cash grant para po sa mga deserving na mga estudyante. Yes. Na kung saan pabibigyan sila ng pagkakataong matapos yung or makamit yung pangarap nila sa
para naman sa sa in the future magamit natin sila or kumbaga para makanggunan yung tiga Muslim, ha? Kumbaga pa siya magbibigay muna ng servisyo dito sa bar bago mag-abroad or kung saan man sila gusto mag-abroad. Kasi nga, in the past, nagkakaroon tayo ng problema sa kung ano, no? Sa sa mga professionals when it comes to science and technology. Yes, which is kulang. Kulang. Nagkukulang tayo. Tama. Yung mga nagtatapos sa atin, ng mga experts, nag-abroad sila. Mm-hmm. So, nangyayari, yung mga nandito sa atin, kung nagkukulang, kaya kailangan natin mapunlan yung pagkukulang na yun sa pamamagitan ng pag-produce ng maraming scientists, maraming nakakaalam about science and technology. Kasi nga, hindi mo may pagkakaila na ang progreso ng isang nasyon, nagdidepende yan largely sa kaalaman ng komunidad about science and technology, sa advancement ng komunidad about science and technology. And history can prove that, ano? Di ba? Okay. Before the Mongols sacked Iraq, progressive masyado yung country because advanced level when it comes to science and technology. So, ilang beses yan napatunayan sa history. So, thank you, sir. No, at least meron tayong natutunan ba? Mahalo kay Sir Andy, meron siyang mga shinare regarding that. So, hopefully, no, sana ma-achieve natin yung ganun, sir, na sana magkaroon tayo ng maraming scientist dito sa bar na makapagbigay serbisyo sa Bangsamoro. Kasi totoo naman, partner, di ba, may kasabihang, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yes. Kasi someday, they will lead our country, they will lead us. Okay, yes. So, without much further ado, proceed na po tayo sa question and answer para po masagot natin yung mga katanungan ng mga aplikante mula sa iba't ibang dako ng BARM from Maguindanao, North Cotabato SJADA, Cotabato City, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So ngayon po ay magsisimula po kaming basa ng mga inquiries from Ministry of Science and Technology FB page. So, we are recognizing the question of Cesar Yazer El Sangkupan. Assalamualaikum po. Tanong lang po if okay lang kung encoded na yung fill up sa application for scholarship. Encoded daw po, sir. I-encode nila. Mag-encode daw. I-encode daw nila yung form. Okay, encoded daw. Bale, yung form, i-encode nila, tapos i-print out nila, tapos isa-submit nila. Yes. Kung isa-submit nila personally, okay na yun siya. Mm-mm. Pero kung pwede rin na i-email nila, i-convert na nila yung mga attachment into PDF, and then i-email nila. May nagbigay naman tayo ng email address, di ba? Sa mga printouts at saka posters natin. Okay. Sir, a follow-up lang kasi may mga aplikante na nagtatanong paano ba daw yung pinaka-proseso ng pag-a-apply? Kasi nung nakausap namin si Ma'am Rokaya, yung SESGA head, is dadaan po muna sa online, mag-a-apply muna sa online, and then after nun, magsasubmit din daw personally or isasubmit yung mga supporting documents sa regional office. Yes, supposed to be ganun, ano? Mm-hmm. Pero para madali, okay na rin yung submit na lang sila. Okay. Ako na lang mag-encode para mapadali. Para, okay. So, para hindi masyado nahihirapan yung Bangsamoro. Okay, so para daw mapadali dahil gusto rin kumbaga pa yung mga aplikante talagang ma-entertain or ma-entertain nga ng MOSD, pwede po kayong mag-submit sa regional offices or sa mga provincial offices ng inyong application form and also those supporting documents. So, kahit hindi na kayong mag-online, pero kung talagang malayo kayo, dumaan na lang kayo sa online application. At sa mga nagtatanong po, yung ating online application link website ay nasa write-ups na nasa FB page ng MOST. So, another question, partner? So, meron pa tayong katanungan mula kay Fatima Abubakar, sir. Kailan daw po ang deadline ng pagpas ng application form?
And also yung location ng test center ng Cotabato City. So yun, ang deadline po natin June 2. Tapos ang test center, wala pa tayong identified na test center ngayon kasi nga i-schedule pa natin yan, tapos itataming pa natin sa COVID yan. Hindi naman pwede na mag-schedule tayo ngayon. Tapos pagdating ng schedule, hindi pala pwede kasi hindi pwede magtipon-tipon. Ano? Okay. Pero ang ginawa natin last, tinaming natin sa nung hindi na masyado grabe yung COVID, saka tayo nagpa-exam. So malalaman niyo yan kasi tatawagan kayo. Tatawagan kayo about sa schedule niyo, kung saan yung test center na para sa inyo, doon na lang kayo pupunta. So yun na nga. At tandaan po natin, June 2 ang deadline ng pag-pass ng ating application form. Okay, so Sir Andy, usually ilang days bago nyo ini-inform yung mga estudyante kapag mag-exam na sila? Right after nag-cut-off, pag nag-cut-off na yun, halimbawa, kwan ngayon, na 2 na ngayon, mag-start na kami niyan, magtawag. Ako, last time ako yung tumatawag. Ako si Ma'am Rox, Sir Mo, sinatawagan namin yan sila. So through calls siya, Sir, hindi siya text? Kasi kapag, pwede rin text. Kapag hindi na namin ma-reach yung bata, tinetext namin, or ako mismo, hinahanap ko sa Facebook ang pangalan nila. Pag nahanap ko, tinachat ko, oy, kung ka? Ito kasama test ka sa mga mag-exam para sa base program. Okay, so another question, Sir, ay pwede ba daw mula kay Norjana Eman Dampa, pwede ba daw mag-apply sa MOST yung mga papasok sa kursong education? Pwede ang education, basta ang major niya, natural sciences like general sciences, magti-teach ng science, opo, mathematics, okay. May mga ganun. Yung question niya kasi, Sir, major in English, so hindi pwede, no? Hindi pwede ang English. Meron na tayong experience last time na pumasa yung bata, tapos ang kinuha pala niya, major in English, so sayang. Sayang, opo. Hindi na na-enjoy yung grant. Opo. Okay, another one from... Okay, so another question from from Jehan Kamid. Matanong ko lang po kung nasaan po sa Lanao ipapasa po ang mga requirements for the base program. Yes, sir. Meron tayong opisina sa Lanao. Saan po, si sir? Si Sir Kwan. Teka lang, hanapin ko lang. Sino po ang provincial director? Si Engineer Alinadir po ang coordinator natin doon, siya rin ang director, ano, sa province. So, ang opisina nila, nasa Barrio Saber, Marawi City. Malapit po yan sa Amay Pakpak Hospital. Opisina ng Provincial Science and Technology. So, ulitin ko po, nasa Barrio Saber, Marawi City. Hanapin nyo po, malapit sa Amay Pakpak Hospital. Okay, so para po sa mga magsasubmit ng kanilang application form and supporting documents, isasubmit nyo po ang inyong mga forms sa barangay or sa Barrio Saber, which is nasa Marawi City at malapit sa Amay Pakpak Hospital. Okay, so another question from Zara Mala. Okay, sa MOSC scholarship po ba, kasali po ba ang accountancy sa courses na cater po ng scholarship? Gaya nga po ng sinabi natin, more natural sciences lang tayo. Accountancy, hindi naman po masyado yan sa natural sciences. So, hindi po pwede. Tsaka wala siya sa priority courses na, list ng priority courses natin. Kung meron kayong copy ng brochure na pinamamahagi natin, nandun yung list of priority courses, so wala po doon ang accountancy. Kung wala po kayo, nasa kuan po natin yan, sa website po ng MOST yan. Di ba, na-post yan? Nandun ang listahan ng priority courses natin. Ano pa? Basta wag lang okay, so partner, yun nga... may nagtatanong rin Sir Andy kung kasali ba ang nursing. So yun, pasok ba siya? Ang nursing, although wala siya sa list
ng priority courses, nag-decide ang committee na isali na lang siya. So good news yan sa mga nangangarap maging nurse. Good news po sa ating mga future nurse applicants na pwede po ang nursing courses. Future heroes, mga nurse. Frontliners. My heroes, hindi lang future, present future heroes. Okay, another one from Alex Tumagantang. I heard about your program regarding giving assistance to Muslim students who wants to pursue college degrees. Are Muslim students residing outside the region still accepted? Acceptable po ba outside the region? Paano yun siya, Sir Andy? Kasi nga, di ba, ilalagay mo dun sa application form is yung address mo talaga, yung present address mo. So, paano yan siya? Ano magiging remedyo dyan, Sir? Ang address mo dapat sa Bangsamoro. Kasi nandun yun sa guidelines natin na dapat residing within the Bangsamoro region. Whether you are Muslim, or Christian, Lumads, basta you are from Bangsamoro region. Residing from BARM. Hindi siya para sa Muslim lang. Marami tayong scholar na Christian. Bisaya, Ilunga, Ilocano. Sa kung saan na tribe. Mm. Basta na-adre sa BARM. Basta naka sa BARM, basta inaid ka. Basta nakatira ka sa BARM, kahit anong tribo ka pa, pwede kang mag-apply dito sa BASE Program 2021. Ako may nagtatanong, Sir Andy, kung meron ba daw scholarship program ng MOST para sa mga senior high students? So far, wala pa. Actually, ang BASE program is not a scholarship. Kung lang siya, cash grant. Hindi pa tayo naging scholarship. Mm-hmm. Hopefully, inshallah, baka maging scholarship din ito in the future. Mm-hmm. Kapag naging batas na. Yes. Hindi pa man siya batas. So, okay. Grant pa lang siya. Mm-hmm. Okay. Another question, Sir Andy? Medyo mahaba ito. From Haima. Wait lang. Okay, mahaba-haba para matapos yung oras. Sabi niya, I am one of the applicants po ng BASE Scholarship from Lanao del Sur. I graduated last year but I stopped coming. Wait, I graduated last year 2019-2020 but I stopped coming to school po because of financial matters. And now I want to continue po sana. Isa ako sa may bigyan ng BARM ng scholarship. And coming first year college na po ako this school year. And then, may ask po sana kung saan mag-take na exam yung mga nag-a-apply ng scholarship from Lanao del Sur. I already submitted the said requirements po sa Barangay Dato sa Bear Marawi City. Okay. Ay, so, yun ang question na saan mo mag-take na exam? Ayun, test center po rin yung tinatanong niya. Wala pa tayong ganun, test center, pero madali lang naman yun. Itatawag na lang sa inyo. Pag nandun na yung application ninyo, i-arrange namin yung mga pangalan niyo kung saan kayo dapat na test center. Okay, so yun nga, i-inform po kayo via call or text kung saan po ang testing center ninyo dyan sa probinsya. Idadagdag ko lang din bilang announcement. Ang nakaganda ngayon year na to kasi may additional tayo sa kwan na pwede na yung mga dropouts ba ang term dun? Or yung mga na-forced to stop kasi wala silang pambayad sa school, no? Sa tuition. Na-forced to stop sila. Pero yung course na kinuha nila related sa course na requirement natin, ano? Sa priority courses natin. So kung ikaw naka-stop ka, kasi ma-prove mo na talagang naka-stop kasi hindi kinaya ng parents mo, pwede ka na ngayon mag-apply. Okay, sir. Yan ang nakaganda ngayon this year. Okay. So, dito naman po may nagtatanong na saan daw po makikita yung application form po ng BASE. So, ang application form natin, pwede natin i-download. Pwede kayong pumunta sa provincial office ninyo. Like sa Marawi, doon nga sa nabanggit na address ko, sa Sulu, Tawi-Tawi, meron yan sila mga opisina ng MOST. Pwede kayong mag-download sa website, pwede kayong magpunta sa regional office sa amin, bigyan namin kayo kahit ilan. Ito naman po from Nordiana Pulahan Aguilar.
pwede po na ba na mag agriculture course umapply sa scholarships ninyo? Yes, yes, nasa priority courses natin ng agriculture. Okay. Kailangan natin yung mga agriculturists. Yes. Mm-hmm. So yun pwede po yung agriculture. Mm-hmm. Yun na nga po sa ating mga applicants, nire-remind ko lang po kayo na meron po tayong write-ups or article about the opening of MOST-based program, mm-hmm, at kompleto na po yung details doon. Hanapin nyo na lang po sa FB page ng MOST at andun po ang website at ang application form, mm-hmm, at nasa comment section ang brochure kung saan makikita ninyo kung ano yung mga priority courses na inaalaw ng base program 2021. Yes, yes. So, another question, Sir Andy, from Adnan. Assalamu alaikum and a good afternoon. May salam. I ask regarding for the application, kailangan ba daw i-print out yung application form? Actually, you don't need to. Pwede kang mag fill up. Mm-hmm. Sulatan mo lang, ballpen gamitin mo. Yes. Mm-hmm. Pwede kang mag-apply online sa Bitly. Mm-hmm. So i-fill up mo lang yung mga fields doon. I-attach mo yung dapat niya at i-attach. Pagsabit mo, nasa list ka na. Mm-hmm. That simple. Ulitin, thank you sir. Ulitin lang po namin na pag nakita nyo po yung link doon sa articles or write-ups, yung sa application form, ang una nyo pong gagawin, of course, da-download yun Sir Andy, no? And then after nun ma-download, i-print ninyo, after i-print, i-fill upan, ipapirma sa principal, sa kung kanino dapat ma-signan yung mga form ABC din na nasa likod ng page. And then after nun ay i-scan nyo po. Once na ma-scan ninyo ay i-upload nyo po doon sa online application website. Kapag hindi po siya ma-upload Sir Andy, usually kasi may mga estudyante daw na hindi daw nakakapag-upload. Oh. So ang mangyayari nito ay isasubmit na lang nila personally sa regional offices. Hmm. Tama po ba Sir Andy? Tama yan. Okay. Kasi hindi naman lahat may connection sa internet. So, pwede mong dalhin, ipadala, basta kumpleto yung attachment, matatanggap natin yan, isasali natin yan. Sir Andy, kapag ba hindi kumpleto yung attachment ng isang estudyante, may possibility ba na hindi siya matawagan or makontak? Kasi nga, last year, may mga nagtatanong na, bakit hindi ako natawagan? So, para ang nire-reply na lang namin, baka hindi kompleto yung sinubmit na supporting documents. Posible, so, paano po posible, ito? Posible na hindi kompleto. Hindi kompleto yung attachment mo. Either wala yung grades mo. Yes. Or hindi umabot yung grades mo sa 85. Okay. Kasi 85 lang tayo. Cut-off natin. 85 pa po, pataas. Tandaan natin pag 81 na yung grade mo, hindi na ba pwede yun. So, hindi na namin tatawagan yun. Okay, so very clear, no, from our assistant focal person in SESGA, Sir Andy Hussein, na yun yung mga bagay-bagay na dapat na isaalang-alang ng mga aplikante sa pag-apply dito sa BASE Program 2021, na siguraduhin ninyong makompleto ninyo yung mga requirements na isasubmit ninyo sa regional office. Okay. Another question, partner. Another question from Maliha Dalambang Balange. Good afternoon. Good morning. Ask ko lang po about po sa MOST Barm Scholarship. Paano po pag walang recent income tax yung guardian? Senior citizen na po sila. And since kindergarten sila na po nagpapaaral sa akin and member po sila ng 4Ps. Yun po. Tatlo kasi yung attachment natin ngayon, di ba? Una yung ITR, BIR, or ikalawa yung certificate of exemption from BIR also. And the other one is certificate of indigency. Provided na itong certificate of indigency, notarized siya. Notarized, no? So, alin man dito sa tatlong ito, ang isasubmit mo, tatanggapin natin yan. Kung wala kang ITR nga, sa gaya ng sinabi mo na yung guardians mo, matanda na, kasi wala na talagang ITR yan. Wala na rin, hindi na rin yan pupunta ng BIR para lang magpa-certify. Yes. No, hindi na nakakayan yan. Pero pwede yan pumunta ng barangay para maghingi ng certificate of indigency. Ipanotarize lang po natin, kasi yung bago ngayon, ngayong year na to, yung certificate of indigency kailangan nang ipanotarize. Previously kasi hindi pa eh.
Medyo okay. Madali. So, yun nga po no, dun sa mga nagtatanong regarding doon sa pag-submit ng ITR, ng BIR, or ng Certificate of Indigency. Ang pinakamadali is yung Certificate of Indigency. So, yun na lang po ang kuhin ninyo from sa barangay. Pag nakakuha kayo ng Certificate of Indigency sa inyong mga barangay, eh, kailangan nyong ipanotarize ito bago isubmit or isama sa mga supporting documents. Yes, yes. Okay, so another question, Sir Andy, from Vos Gerard M. Masiglat. Actually, Sir Andy, maraming nagtatanong nito. First year college na daw siya this time, but next semester, eh, babalik daw siya ng first year college kasi po daw mag-shift daw siya ng other courses na yung which is from priority courses ng base program. Pwede ba daw ito na mag-shift siya ng course para lang ma-avail itong base program? Pakiklaro ito, Randy. Paano ba ito? Last time may mga pumasa na yung course nila wala sa priority course natin. So sabi nila mag-shift na lang daw sila. So hindi natin pinayagan yun kasi okay. Unfair yun sa mga yes. kumuha nung kurso na nasa priority courses natin na pumasa naman. Kaya most probably itong case niya kasi hindi rin naman siya drop out kasi nakapag-aral siya. So most probably hindi siya pwede. Okay, so klaro yun siya na talagang ito lamang po ay para sa mga incoming first year college students at hindi po pwede sa mga mag-shift. Okay, so ulit lang po namin sa mga aplikante na ang base program po ay para lang po sa mga incoming first year college student. Okay, another question, partner? Another question from Haslia Uyagkatong. I am Haslia Uyagkatong, first batch of K-12 graduates of STEM strand last 2018. I didn't continue studying to college because I need to work para po makatulong sa parents ko. Ask ko lang po kung pwede po ba akong mag-apply ng scholarship. 81 yes. lang po ang average ko. Doon ka problema. Yes, paano ba nila, Sir Andy, paano ba nila malalaman na pasok sila sa top 5% of the graduating class? Ito ang top 5%. Ang sinasabing top 5%. Yes. Kapag yung batch niyo is 100, dapat nasa 5% kayo nun. So, 5% of 100 is 5, di ba? So, dapat nasa top 5 ka. Ang maganda, kung marami kayong batch, like nag 1,000 yung batch ninyo, so 5% of that is 50. So, dapat nasa loob ka ng top 1 to 50. So, ibig sabihin, yun ang top 5%. Pag hindi ka pasok sa top 1 to 50 ng graduating class, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-apply dito sa base program. Pag non-STEM ka. Pag STEM ka, tapos pasok yung grade mo sa 85% average. Okay na yun, no problem. Okay, so, again, from our focal person, Sir Andy Hussein, na pag STEM strand, 85% pasok ka, pwede kang mag-apply. Pero pag non-STEM strand ka, for example, UMS, TVL, and so on, eh, kailangan mo na malaman mo or kailangan mong alamin sa inyong registrar kung pasok ka nga ba sa top 5% of the graduating class. At saka, certified by the principal? Yes. Kailangan din pong certified ng principal na pasok ka sa top 5%. Actually, Sir Andy, di ba nakalagay nun sa application form doon sa pinakalikod? If I'm not mistaken, nasa Form C or Form D ba yun siya? Wherein is a certify ng principal na pasok ka sa top 5% of the graduating class. Pag non-STEM ka. Mm-mm. Pero kung tutulungan ka ng principal ninyo, Sir Andy, na pirmahin niya na lang. Para ma... Paano no comment. No comment ba dun, Sir Andy? Okay. So, another question. Okay, so nagsuscroll pa po kami ng mga question from our FB page. Okay. So, sa mga nagtatanong po ng sa form ha, yung sa form, application form, nasa FB page po, mag-scroll down lang po kayo para hanapin yung article regarding BASE Program 2021. Pakibasa po at nang malaman ninyo ang mga requirements and criteria dahil kompletos recados na po ang information regarding the BASE Program 2021. Okay, another question. Another one? Yes. From Ken. Is there any chance for
80 to 84% general average. I hope that you might help me po. More than 3 years na po akong out of school youth because of financial status. Senior high school graduate po ako with the core track of TVLICT. TVL siya, Sir Andy. TVLICT. Ang average niya ay 80 to 84%. Yes. So, paano ba ito? Ay, may meron pa siyang follow-up merong question. Merong follow-up? Non-STEM graduate po with 80 to 84 GWA, pwede po ba mag-comply or mag-take ng scholarship examination? TVL track graduate po ako, more than 3 years out of school. Inulit niya lang naman pala. So, yun, sir, first of all, meron tayong cut-off, di ba? Yes, sir. Sabi yan, 85%. Mm-hmm. So, 80 to 84 ang grade niya, hindi na siya pasok. Opo. Meron din tayong isa, yun, dapat STEM siya. Mm-hmm. Hindi siya STEM. Hindi. Oh, hindi siya STEM. Hindi siya dapat STEM. Magpa-certify siya sa principal niya that he or she belongs to top 5% of his class. Ngayon, expectedly, pag 80 to 84 lang siya, parang hindi ka pasok sa top 5%. So, we regret to inform you. Unfortunately, we regret po, gusto man namin kayong tulungan. Yes. Mm-hmm. Gusto mo namin kayong tulungan, pero hindi po pasok sa criteria. Meron pong sinusunod na criteria po para maging fair po sa lahat ng nag-a-apply dito sa... Pero ang BARM naman, hindi naman ito para sa magagaling. May ibang agency na nag-offer sila ng other scholarship. So baka po pwede tayo doon sa kanila. Marami, sa MBHTE yata, nag-offer din sila. So hindi natin alam yung guidelines nila, pero parang pwede yung mga ganun. Okay. Naman check na lang nila sa ibang agencies ng BARM. Marami namang nag-offer ng scholarship. Actually po, ang dami pong mga scholarships offered ang BARM at hindi lang po ang MOS. Hindi lang ang MOS. Ang MBHTE meron din po. Yan. At ang Office of the Chief Minister, if I'm not mistaken, meron din siguro. MOLLY, parang meron. MOLLY. Karamihan po sa mga... ministries, meron po silang mga scholarship programs. Yun kaya, lang. Wala na talagang dahilan ngayon para hindi mag-aaral ang Bangsamoro. Yes. okay, another question, Sir Andy, from Gani Aladdin Udag. Assalamualaikum. From Mindanao State University, Maguindanao siya. I just wanna ask if the scholarship you posted few days ago is only intended for senior high school? I am currently secondary college. However, I was graduating STEM strand way back then. Was currently enrolled in a science-based course, BS Fisheries. As of now, I really struggle financially, so I'm just hoping that the said scholarship will still open its door for students like me who are a few steps closer to finish line but has a huge possibility to stop and distracted because of financial problems. So in short, ang question niya ay, nasa second year na siya ngayon, currently second year college student, pwede ba daw siyang mag-apply sa MOST-based program? For first year lang tayo. Pag nasa ganyang year level ka na, hindi na siya para sa program. Hindi na yung program para sa kanya. So, as of the moment po, Mr. Gani Aladdin Udag, wala pa tayo. Scholarship program offered for second year college. Wala pa. Yes, wala pa. Pero I'm saying wala pa. Wala pa. Kasi May possibility kasi nag-propose tayo sa 2022, maalala niyo yung... Mashallah. Okay, nag-propose tayo para sa mga junior level na. Yung mga third year na. So, inshallah, pag na-aprobahan yun, ikaw, ano yung pangalan na? Abangan mo na lang. Pag na-aprobahan yung proposal natin, na isasali natin yung mga... nasa ganyang level mo, junior level. Yes. Na Bangsamoro. And also, Sir Andy, di ba, inshallah, maging incoming third year college ka na rin. Merong offered ang BUST National, which is the JLSS. Kapag mag-incoming sa third year ka na, pwede kang mag-apply dito sa JLSS, Mr. Adnan, if not mistaken. Pwede kang mag-apply. Nationally funded ang JLSS. So another question, Sir Andy. So another question from Hiron Maulana Noor. Good morning. Ask ko lang po about the scholarship. Pwede din po ba doon yung course is Bachelor of Science in Social Work? Yes. Pwede po ba yun? Oo, Social Work. Social Work nga ay Social Sciences, hindi siya Natural Sciences. Kaya nga, previously, like, tatlo yata yung pumasa na Social Work ang kinuha niya. Tatlo or apat.
Kawawa naman yung bata. Hindi na naikon na enjoy yung grant natin kasi nga social work ang ginawa niya. Okay. Wala, ang social work po wala sa ating priority courses kaya hindi po talaga pwede. So another question, Sir Andy, from eto, may nagtatanong from si Miss Normina Pagabangan. Salam daw, sir, saan daw po banda ang office or saan daw saan namin isasubmit ang aming base program application form and other supporting documents? Taga saan siya? Hindi niya binanggit kung saan siya, pero hindi niya binanggit, sir. So saan ba? Kung sa Maguindano siya, yes. Pwede siya sa Cotabato City mag-submit personally. Kung sa Marawi, nabanggit natin kanina yung address. Sa mga posters po, may mga pangalan po doon ang mga provincial heads natin, ano, pati yung number nila. Kung mapapansin nyo, pwede ba natin i-flash yung posters natin dito? Hindi, no? Nandun po sa bottom, yung contact numbers ng mga provinces natin. I-check nyo po doon. Pag nasa Tawi-Tawi kayo, may pangalan doon ng in-charge sa Tawi-Tawi, pati ang number niya. Tawagan nyo po kung hindi nyo alam yung office niya. Kung sa Suluman po kayo, Basilan, nandun din po ang pangalan sa bottom. Pwede rin kayo tumawag sa akin. Actually, nagmumukha na ako yung call ngayon eh. Yes, sa call center ngayon eh. Sabado, sabi nga nung si Marhama sa Maguindano, special mention si Marhama. Ganun daw pala talaga ang feeling ng call center. Araw-gabi. Araw-gabi, sir. Araw-gabi, bitawag ko. Saturday, Sunday. Overtime. So, yun na nga. Kung gusto nyo pong... sir, baka pwedeng... baka kasi meron pa mga follow-up questions din. At least, pwede pong masabi nyo lang po yung number mo, sir. Yes. Number mo, sir. Para 0975-837-1912. Okay, so thank you, sir. At another question, sir, sa ating FB Live mismo, pwede daw po ba makakuha ng BARM scholarship? Okay, i-recognize namin si Mr. Earl Vien Rama. Pwede po ba makakuha ng BARM scholarship even though di po sakop ng BARM yung school na papasukan namin? Oo naman. Basta ikaw na aplikante, taga BARM ka, kahit sa apari ka pa mag-aral. Okay. Seryoso, sir? Kahit sa apari, kahit sa Batanes ka pa mag-aral. Batanes ka mag-aral, sa Hulu-Sulu. Basta yung school na papasukan mo, accredited siya. Yes, sir. Ano tawag dyan? CHED Compliance School. CHED Compliance School at saka... Center of Excellence for Science and Technology. Preferably. Preferably. So, another question, sir? Ito. From City Nashreen Abdullah, I am an applicant for the base scholarship po. And may I know if pwede po ba ma-extend ang deadline ng passing of requirements for the base scholarship? According po sa MOST, dato sa Burbase, May 21 po ang deadline. Well, sa online po is June 2. Ay, ibig sabihin, Sir Andy, nagbigay ng deadline ang provinces? So, paano ito? May pagkakamali na. May? Sabi niya, pwedeng ma-extend ang deadline. May 21 po ang deadline. Well, sa online po, June 2. Oo nga po. Baka may miscommunication. Miscommunication na actually, June 2 po June talaga. June 2 talaga. Diba? June 2. Itong good news. Good news nito. Previously, nakailang extend ba tayo nung... Oo, sir. Nakailang extension ba yun? Oo, nakatatlong extension yata tayo dun kasi masyado tayo excited tumagap ng aplikante. So, Hindi naman sa nagsasalita tayo ng patapos, no? Pero gumagawa tayo ng deadline. Deadline na 'yon, pwede pa 'yung mabago. Okay, so another question, Sir Andy, from Azeza Mamuribid. Assalamu alaikum. Pwede po bang mag-walk-in sa pag-apply? May kilala kasi ako ng potential pero no financial na working student. Gusto ko sana i-assess kasi tingin ko qualified, makatulong sa mga nangangailangan ay malaking gantimpala. Sana matugunan po ang aking tanong. Shukran kathir, malaking tulong po ito sa kanya kung mabibigyan ng pansin. So pwede daw po, Sir Andy? Oo naman. Walk-in is very much welcome.
Yes. Punta lang kayo sa kahit binabahay yung opisina natin minsan. Sir, saan lang ba talaga ngayon, sir, ang office ng MOST Barm? Saan ba sila tutungo talaga? Ah, kasi nga lumipat tayo kanina, yes, kahapon, di ba? Doon lang kayo sa bago namin ngayon, sa taas, sa DOST, dating DOST 12. Dating DOST 12. So, doon na kami ngayon. Okay. Pwede rin kayo magpunta sa old building kasi ituturo din naman kayo. Doon na kayo magpunta sa bago naming kwan. Okay, so reminders lang po sa mga magsasubmit personally ng kanilang form and supporting documents na doon po sa dating DOST 12, magsasubmit po ng form. Nasa taas po yan siya. Or kung makapunta man kayo sa MOST bar mismo, ituturo rin po ng aming, i-guide din po kayo mismo dun sa may pwedeng security guard dun, i-guide kayo. Okay, so another question, ask lang po sana ako about sa ongoing application for scholarship, need pa ba magpasa ng IDR even if unemployed ang parent? This one is from Ramla Nu. May follow up si Ramla. Ask ko lang po kung handwritten ba ang ipapasa na form or yung document na? Hindi niya siguro sa document is yung encoded. Pero handwritten po pwede. Pero pwede, si Andy, yung question na Sir Andy, regarding sa pag-unemployed daw yung parents, tapos di pa ba daw magpasa ng IDR? Mag-indigency ka na lang. Certificate of indigency na lang po. Kumuha ka na lang po ng certificate of indigency sa barangay at ipanotarize. Panotarize mo. Okay. Pura lang naman panotarize. Nasa 50 lang yata yung pinaka... Yes. 50. Piliin nyo na lang yung abogadong mapagmahal. 50 lang. Meron kasi iba, 300. Sir, sa concert, sa public attorney's office, I think libre siya. Merong... doon lang kayo. Doon lang sa may PAW. Saan ba itong PAW? Nasa may Almonte, sa likod ng South Seas Complex, Cotabato City. Kung nasa Cotabato City, Maguindanao. Meron siya, sir. Libre lang ata yung pagpanotarize, sir. So good news yan, good news. Yes. Mabuti naman doon sa libre. Question from Dato Calf. Maitatanong ko lang po sana kung pwede po ba mag-avail ng scholarship program po ng MOST at kung pwede po, paano po ang process at ano-ano po yung mga requirements. Okay. Yun na nga. Yun na nga, no? Mr. Dato Calf, pakihanap na lang po yung write-ups or yung article regarding sa MOST-based program. Andun na po lahat yung website, requirements. Nasa website po yan at nasa FB page ng MOST. Another question bago tayo mag... sa mga aplikante po, gusto namin masagot lahat ng mga katanungan ninyo. Pero 1 hour duration lang kami dito sa Voice FM. Pero... pipilitin po namin masagot ng mabilisan. So, pwede daw po mag-apply for incoming first year college. Now, I'm grade 12, Gastran po ako. Gastran. Oo naman, Randstem ka kung incoming ka. Pwede ka mag-apply. Incoming ka, pwede ka. Yes. Randstem ka, magpapirma ka lang sa principal mo na you belong to the top 5% of your class. And then, dapat 85 above ang grade mo. So, dapat hindi mayaman ang parents mo. Kasi nasa 250 to 300 ang annual niya. Oh. So, wala naman siguro ganun kayaman na mag-a-apply ng kwan. Another question. Paano po yun? Hindi po ma-edit yung application form PDF nyo po. Pwede po pang printed na lang siya tapos po dalahin na lang dyan po sa office. Oo naman. Pwede. Yes po. Pwede na lang po. Yes. Tapos isubmit nyo sa office. Okay. Kasama ng mga supporting documents kasi nga baka form lang, meron po naka-indicate sa baba ng form yung mga requirements na kailangan nyo. Ipagtitimpla ko pa kayo ng kape. Ay, mashallah, sana all. So, may pakate ang MOST, Sir Andy. Oo, sagot ni Minister. Another question, this one from Nur Hanipa Abdul Raouf. Assalamu alaikum po, good day. Baka po pwede maka-apply ng scholarship. Undergraduate po ako in senior high. Kailangan ko ng scholarship para makatuloy po ako sa mag-aaral. Happy Friday. Aray. So, pwede ko na maka-apply kung undergraduate.
kung undergrad po senior high, incoming first year college student ka po Sir Andy, eh, pwede siyang mag-apply sa MACE program. Mas napasok dun sa mga requirements na. Okay, another question from Hamida Abdul. Hello po, ask ko lang po if mag-online apply po kami, is kailangan po po ba namin magpunta sa office nyo po to pass the requirements? So, kung ito, sir. Kung online na kayo, nandun naman kayo sa system. Kung gusto niyo talaga makasigurado, pasa niyo in person. Pero kung in case na hindi na napasa yung hard copy niyo at pasok kayo sa system, matawagan kayo, at nakapasa kayo, i-require pa rin namin kayo na ipasa yung hard copy. Pero sir, once na successful naman yung pag-submit sa online application, ito, talagang successful na attach lahat ng documents, kahit hindi na sila pumunta ng office. Basta pag nag-submit yan at tinanggap ng system, yes, sigurado na yan. Okay na, okay. So, you know, congrats sa mga nakaka-apply successfully doon sa online application website ng BASE program, congrats sa inyo. Pero kung hindi naman kaya, dahil mahina ang internet or may mga ibang factors pa, pwede nyo i-submit yan personally sa regional offices. Kami na lang po maging code parcel. Yes. Mm-hmm. Another question, partner? Another question from Amal Muhammad. Mm-hmm. Can I ask po kung ano ang coverage ng examination? Ano to siya, Sir Andy, yung coverage ng exam? Pati, Sir Andy, baka pwede mo na rin i-introduce yung exam provider, mga ganun? Ang provider po ng exam natin, third party, hindi po kami. Kasi pag kami, baka mag-leak. So, third party po yan, para po sa atin lahat yan. Iwas po si Kanga. Sila yung mapoprovide ng questions. Kahit po kami, hindi namin alam yun. Sila lang talaga nakakalam. So, hindi namin masasabi sa inyo ang coverage. Basta, about mathematics, science, wala tayo masyadong, walang grammar. Sa math, science, yun talagang masasabi natin. Tapos, may time con siya. Ah, okay. May time limit siya na naka-time yung exam. So, usually, mga ilang oras ba ito, ilang minutes, ang exam na pinoprovide ng inyong third party exam provider? Last time, 45 minutes. Ah, 45 minutes lang. Per subject? 1 hour. Hindi, the whole session. The whole, ano na po. Oh, okay. Tapos, Sir Andy, paano ba? Paano malalaman, paano sinesend ng exam provider yung result, ano yung basis na pasok siya or pasado siya? Score. For example, ang items ay, ilang items ba, sir? Depende. Meron basta may portion doon na parang leakage na ito. Hindi. Konting sharing lang, sir Andy. Kasi para malaman nila ganito yung kailangan nilang ma-attain na score. May siniset sila na passing score, actually. Okay, so tayo naman, tinitingnan natin yung ranking. Okay. Kung sino yung pasok sa ganito na rank or ang score niya, yun ang papasok. So, yun ang sinasabit nila sa atin. So, halimbawa, kailangan natin ng top 1 to 30 ng province na ito. So, isasubmit nila sa atin yun. Okay. May question dito with score. Okay, sir. Okay, another one. Question medyo kwan ito. Parang seryosong tanong ito. ano? Okay, this one's from Jamaica Jamael. Assalamu alaikum. Paano po yung scholarship sa base regarding doon sa electric bill? Paano kung hindi sila ang nagbabayad ng electric bill? Kundi ang chairman po ng Central Barangay. Paano ba ito? Di require ang electric bill. Parang in support lang siguro yan. Ng residency. Pero kung talaga bang dyan ka nakatira? Kasi baka Sir Andy, mag-worry sila na, uy, hindi ako nakapasok, hindi ako na-qualify kasi hindi ako nakapagsubmit ng electric bill. Huwag nyo na masyadong problemahin yun. Huwag nyo po muna masyadong seryosohin kasi grabe yung electric bill. Pero Sir Andy, kasi kung ang nagbabayad is yung barangay chairman ninyo, pwede kayong humingi ng kopya at least para lang malaman yung residence. Pwede rin naman yun siya actually. Sana all barangay chairman na nagbabayad. Oo, barangay chairman yung nagbabayad. Doon yung sana, mapapasana all ka na. Another question from Aina Erko Magul. Assalamu alaikum, good morning. May I ask, saan po kami pwedeng magpasa ng requirements po for
Chen scholarship. Ay, hindi. Ah, sa Chen. Laro masyado. So, Andy, pakipo na lang din, paki. Recognize natin yung question na pag sa Chen scholarship kasi at least kami very... Sa Chen po. Sa Chen po. Basta Chen scholarship. Sa Chen po. Sa Chen po. Pakivisit na lang po yung page ng Chen. Sa Chen po kayo dumiretso. Opo, hindi po sa MOST. Okay, so another question. Ayun na nga, kailan daw po yung last ng pag-apply? June 2. June 2. Pero Sir Andy, what if merong mga estudyante na nag-submit sila ng June 3? Ano ba to Sir Andy? Ano ang remedyo dito ng SESGA team? Mahirap na question yan. Mahirap na question. Pero last time nangyari na yan. Oo. May tumawag na Sir, talaga pwede sa kuhan. So, try naman masyado tayo mapagbigay. Mahal natin ng Bangsamoro eh. Kaya... kino-consider natin yung mga ganun. Oh, another question, Sir Andy. Ito, very important ito na question. Okay, from Fatma Abdul Jabbar. Mm-hmm. Good afternoon. Ay, good afternoon. Good morning. I have question po. I have question po regarding about the WASE program. Mag-a-apply sana ako, pero may question ako doon sa i-upload na file. Mm-hmm. Yung report card, first semester only, na yung grade 11 or grade 12, yes, the report card namin. Grade 12. Supposed to be kasi second sem yan, yung late, yung pinaka-latest dapat ang isasubmit mo. Pero we assume na hindi pa tapos yung second sem this time, kaya pwede na yung first sem, basta grade 12. Yun kasi yung latest na report nila is June 12, di ba? Opo. Ay, June 12. Yung first sem nila. Yun ang latest na report card nila. Kasi iba kasi yung school, hindi pa tapos yung second sem nila. So, okay. Require natin na yung first sem. Pero kung meron na silang second sem sa grade 12, mas better. Yun kasi yung latest. Okay, so actually Sir Andy, marami pang mga questions na nag-arise dito sa ating FB page. Yun nga lang, siguro mga 5 minutes na lang, no? Kuha na lang natin siguro ito kasi konti na lang mga kuha na lang Sir Andy, mga 7 question na lang daw. Pwede po ba daw mag-apply ng scholar dito kasi kailangan ko po orphan student daw siya. Orphan. So yun lang nga, kapag orphan student, ganito po yung mga kuha ninyo, mga status in life po. Basahin nyo lang po yung requirements criteria para paano po mag-apply dito sa base program, ha? At ando naman provided naman po lahat ng info. I-check nyo lang po ang FB page at ang website ng MOST. Pakibasa lang po ang pag-reopen ng MOST Base Program 2021. Another question, ganun din. Nagtatanong din siya. Ganun din po, Miss Malimowa. Ha? Miss Malimowa, pakibasa rin po yung aming article regarding the Base Program. Another question from Ania Mastura Gaber. Ay, nag-assalamualaikum lang siya, pero hindi na siya nag-follow-up. Hindi na siya nag-follow-up question. Okay, so i-check natin, partner. Ito. Pag-membro ng fan club mo yan. Assalamualaikum. Ayun. Ito. Kay Umel. Umel Haya Sultan. Assalamualaikum. Good morning. I would like to ask po, when will be the final deadline for the submission of the application form and other documents po? I just want to clarify, since we have seen some posts po that indicate na June 2 is the deadline for submission, and there are other posts na nag-indicate na this coming Friday, which is in May 21, yung deadline. I will be waiting and hoping for a response. Nagkaroon ng miscommunication dito. June 2 ba? June 2 pa rin, hindi pa rin po nagbabago. June 2, saan pagaling yung May 21? Ano May 21? Baka naman, ano nangyari? Bakit? Baka yung previous na post, poster lang nakita niya. Oo, baka yun. Tama. Hindi ako nagkakamali. Parang May 21 niya tayo na. May 21 na yun, sir. Kaya siguro. So, another question. Last 3 question. Mula kay Haniza Lumambas. Ayun, nagtatanong rin siya paano din mag-apply. Yun nga. Basa-basa rin po pag may time, mga ma'am and sirs. Dahil, yun na nga. Okay, so another question from Norhani S. Kanakan. Ask ko lang po if saan po i-submit yung form po ng scholarship. Naulitin po ito kanina. Hindi niya rin nalagay kung taga saan siya. So,
Yun nga, Sir Andy, saan daw isasubmit, Sir Andy? Pwede sa province. Oo. Kung sa Basulta siya, Basula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, meron tayong offices doon. Pwede nilang isubmit doon in person. Kung sa Maguindano sila, either Maguindano or Maguindano to, pwedeng isubmit sa Tabato City. Okay. Another question. Another question. Wait. Include ko po ba sa pag-scan yung photocopy ng electric bills, pati po ang photocopy ng ID ng 4-piece? This one's from Farouk Ali. Wala tayong requirement ng ID ng 4-piece, actually. Oh, So, kung ano yung requirements, yun lang ang i-photocopy. Okay, so another question din po. Yun nga, dahil ngayon is last week of May, next week na po, Sir Andy, no, yung last submission. So, sa mga estudyante aplikante, habol-habol na po sa pagsasubmit ng inyong mga supporting documents. Dahil, yun nga, June 2, June 3 and beyond, wala na po. Hindi na po mag-accept ang MOSP. Unless may pagbabago. Unless may advice. Sir, may ganun ba yun? May mga pagbabago. Huwag ka na masyado stricto. Oo, may mga pagbabago. Paano daw malaman, Sir Andy, kung na-accept yung online registration? Kapag na-submit mo, accepted na yan. Oo. Nasa database na yan sa ng MOST automatic. Pero check namin yan kung pasok yung grade mo. Sir Andy, what, ganito, another question. For example, June 2 na, and nag-kwan na kayo, nag-evaluate na kayo ng mga supporting documents, and then ang nangyari is may kulang yung estudyante. Paano ba yan siya? Kapag pasok siya sa iba, like yung grade niya, tatawagan namin yan, na kulang yung kwan. Pasok yung grade niya, pasok STEM siya, tatawagan namin yan, inshallah. Okay, at least ma-follow up niya at ma-submit yung kulang. Assalamualaikum from Narhata, Sapal. Regarding sa most base program, hindi ko po nakompleto ang requirements kasi lockdown dito sa lugar namin. Actually, ang kulang ko na lang po ay BIR certification of exemption from filing of ITR. May certificate of indigency na po ako, kaso without notarization po. Since bawal po lumabas, bakawal lumabas by Kim. Lumabas, di po ako makakonsa. Parang si Kim Chu. Would you consider it? Bawal lumabas. Sang province niya? Hindi niya po napanotarize. Hindi niya doon napanotarize. Anong province niya? Hindi niya naman indicate kung anong province siya. Wala po. Pero how about the BIR certificate of exemption? Would you consider it? Kahit kung wala ka siya, would you consider it? It's so hard for me to travel daw. So, paano ba yun siya, Sir Andy? Record kasi record kasi yung manotarize yung ano yung pangalan niya, yung indigency. Oo, indigency. Okay, so yun lang po, at baka po may mga last question sa ating FB page. Meron pa ba all comments? Okay, so ayun na nga, nag-sharing na lang yung iba para ma-inform din ang kanilang mga kaklase or kasama dito sa base program. Okay, so kapag wala nang katanungan, at least alhamdulillah, no, nasagot ng ating guest speaker. Sana, no, nasagot namin lahat ang inyong katanungan, kahit isang oras lang na duration natin sa Talakayang SNT para dito sa base program 2021 Q&A. So maraming salamat, Sir Andy. May mga nais pa po ba kayong sabihin sa ating mga aplikante, manonood at tagapakinig, Sir Andy? Wala na siguro. Kompletuhin niyo lang po yung documents ninyo. Saka i-submit niyo on time. Para wala dito, hindi kayo magkaka-problema. Wala kayong masabi sa amin pag hindi po natanggap yung application niyo. So anytime po, mapunta lang po kayo sa office. Ipagtitimpla po kayo ng Okay, so maraming salamat sa pag-anyaya sa inyong dalawa. Maraming salamat sa Voice FM. Sana mapalawak pa ng Voice FM itong population nila. Marami rin naman sa ligwasan sa amin. Voice FM. Inshallah. 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 Okay po, maraming salamat po ulit.
assistant focal person of the SASGA, Sir Andy Hussein, at pinagbigyan niyo po kaming makasama at ma-interview namin kayo sa aming panglimang episode. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at viewers sa ating Facebook Live. Muli, ako po si Alay Abdul. At ako naman po si Almansur Mukamad, ang inyong host sa programang Talakayang SNT o Talakayang Science and Technology. Thank you, Sir Andy Hussein. At sa mga tagapakinig at mga manonood, maraming salamat po. Thank you very much po. Ida Silungan. Hanggang sa susunod na talakayan, Martes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.1 Voice FM Cotabato. Talakayang Science and Technology.